Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Nakalikom ng 2 bilyong dolyar o katumbas ng halos 117 pisong dolyar sa pamamagitan ng pag-aalok ng triple tranche dollar-denominated bonds. Gagamitin ang proceeds ng bond offering para sa pangkalahatang pagpupondo ng pamahalaan o para sa mga programa at proyekto ng bansa. Nakapag-alok ang Pilipinas ng 5 taon at 10.5-year global bonds at isang 25-year ESG o Environmental, Social at Governance Bond. Nauna nang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ang Administrasyong Marcos ay inaasahang mangungutang ng higit sa 1 trilyong piso para sa inaasahang kakulungan sa pananalapi sa susunod na taon. Naghain si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ng Senate Resolution 253 na humihiling ng imbestigasyon upang matukoy at mapanatili ang integridad at pagiging mapagkakatiwalaan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Tinawag ni Pimentel ang pangyayari na isang contender para sa Guinness Book of World Records. Nabanggit niya na ang pagsusugal na pinahihintulutan ng Estado ay kailangang maging kapanipaniwala upang matagumpay na makalikom ng mga pondo para sa mga programang pangkalusugan at iba pang uri ng mga kawanggawa. Bilang reaksyon, sinabi ni PCSO General Manager Melquiades Robles na malugod na tatanggapin ng ahensya ang anumang paglilitis para ma-validate ang transparency ng lottery. Dinaluhan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang turnover ng donasyon at cheque ng Ayala Foundation na pinangunahan ng kanilang president na si Ruel Maranan para sa mga pamilya ng 5 nasawing rescuer mula Bulacan. Ginanap ang turnover ceremony sa DSWD Central Office. Ang 5 rescuer na sina George Agustin, Troy Justin Agustin, Marby Bartolome, Jason Resurreccion at Narciso Calayag Jr. ay nasawi habang nasa lina ng serbisyo sa pananalasa ng Bagyong Karding sa San Miguel, Bulacan. Paramore naglabas ng pahayag patungkol sa insidenteng naganap sa kanilang concert sa Salt Lake City, Utah. Naglabas ng statement ang bandang Paramore matapos magwala ang isang lalaki sa audience at madamay ang ilang babae at isang engaged couple habang sila ay nagpa-perform. Agad namang napaalis ang nasabing lalaki ng security team ng banda at staff sa venue. Ayon sa banda, hindi nila kinukonsinti ang anumang karahasan, homophobia o anumang uri ng pagkapanatiko dahil ang mga ito ay lubhang hindi katanggap-tanggap sa kanilang komunidad at walang lugar sa kanilang mga palabas. Humingi rin ng tawad ang banda sa kanilang mga fans na nasaktan at nasaksihan ang nasabing insidente. At iyan ang pinakahuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa Global Daily Mirror YouTube, Facebook, and Instagram. Bisitahin din ang globaldailymirror.com. Ako po si Leslie Ordinario. Magandang araw!